Magandang magandang hapon, Pilipinas. At magandang araw po, or gabi, sa mga kaibigan natin sa ibang bansa. Napakagandang balita po. Malapit na po ang eleksyon, mga kababayan. At tatlong araw lang, 7, 8, 9, tatlong araw lang po ay eleksyon na. Pero bagong lahat, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa George Sir Vlogs, paki-subscribe na lang po. Ang ating pong tatalakay ngayon ay tungkol po sa pahayag ng Biz News Asia, mga kababayan. Ang sayo po dito, BBM, lalamang ng 26 milyong boto. BBM talaga. Sigurado ng magiging ika-17th na presidente sa bansa. Ayon po sa Biz News Asia, mga kababayan. Napakagandang balita po yan. Ang sayo po dito, sa balita inihayag ng Biz News Asia, ang pinakamalaking weekly news at business magazine sa bansa, na lahat ng major survey sa bansa ay nagsasabi na si BBM, dating senador, at numero 7, number 7 po sa balota sa darating na Mayo, mga kababayan, ay mananalo bilang pangulo sa halalan sa Lunes, na may malaking lamang na posibleng umabot po sa 20 to 26 million, mga kababayan. At ulitin ko, 20 to 26 million ang malamang na lamang ni BBM sa darating na eleksyon sa Mayo at Nuebe, mga kababayan. Sa kanilang voter page na isinulat ng veterano at ginagalang na mahayag na si Antonio Lopez, inulat din ng magazine na Game Over para kay Lenny Robredo sa darating na halalan. So ito, magluluksan naman po ang mga puwengklawan, mga kababayan. Dahil, totoo naman po, dahil lahat po ng surveys, maka palingki survey, maka kalye survey, maka kahit anong survey, kahit yung mga legit na survey, like Pulse Asia, Okta Research, DZRH, RMN, SWS, lahat po ay palaging lumalamang po. Si BBM, kahit po mga survey ni Isko, lamang pa rin si BBM. Nagpa-survey si Lenny, lamang pa rin si BBM. Kaya, game over. Para kay Lenny Robredo, mga kababayan. It's game over for Lenny Robredo, presidential candidacy. Lahat ng major polls indicate former Senator Bongbong will win the presidency unminahin, hands down by wide margins of anywhere from 20 million to 26 million votes. Ayon po sa magazine, mga kababayan. Marcos ran on a platform to unify the country. Robredo's battle cry was to fight. Labanan si Marcos, mga kababayan, para ma-prevent na ma-regain ang presidential power or mahadlangan si BBM na maupo bilang isang pangulo sa bansang Pilipinas. Kaya po tumatakbo si Madam Lenlen. Nicole gained little if any traction and her poll ratings stagnated in the 20s or below. Dagdag pa nito, mga kababayan. Wala na talaga. Iyak na. Magluluksa na po yung mga pinklawan, yung mga makalini dyan. Kaya magbagon lang ang isip natin, mga kababayan. Magbagon lang tayo yung mga makalini dyan. Huwag nating sayangin ang ating boto sa Lunes. Dahil wala naman pong ano, kwinta yung boto natin. May right to vote tayo, alam natin dyan. We have the freedom to choose. Pero ang hangarin po ni Bibi, may pagkakaisa. Ang hangarin po ni Lenny ay pagwatak-watakin ng bansang Pilipinas dahil gusto lang niyang harangin ang magiging presidente si BBM. Pinanggit pa ng nasabing balita
ang April 2 to 6 Octa Research Survey na umiscore si Marcos ng 57% kumpara kay Robredo na 82% lamang. Umay lamang nakatumbas na 21 million boto sa panig ni Marcos. Tignan nyo, 21 million na yung pagkunin natin yung resulta ng Octa Research noong April 2 hanggang 6, mga kababayan. Sinabi rin ng Atorang Magazine ang resulta ng Lilo or Lelo Research nitong April 14 to 20 na nakapagtala si Marcos ng 64% laban kay Linlen na nakakuha lamang ng 21% o malaking lamang na 43% uabot sa 25 million na buto ang diferensya nila. Pagka ang pagbabasihan natin, mga kababayan, ang Lelo Research, mga kababayan. Samantala naman, sa Publicos Asia naman, nitong April 19 to 21, nandito lahat po ang mga surveys itong nagdaan na araw o itong buwan ng Abril, mga kababayan. Nanatili si Marcos sa 57% kumpara sa kay Lenin na 21% na nagbigay kay BBM ng posibleng 21.5 milyong lamang sa buto. Tignan nyo, sa Publicos, 21.5 ang maaring lamang ni BBM kay Aling Linlen, mga kababayan. Sa Manila Bulletin naman, Tanggiri, survey nitong April 20 to 22, nakakuha si Marcos ng 51.54% na nasa malayong ikatlo lamang si Aling Leni na may 18, mga kababayan. 18% lang sa survey ng Bulletin at saka Tanggiri, mga kababayan. Lamang si BBM ng 33.19% o aabot sa katumbas na 20 million boto, mga kababayan. Pag i-average natin itong apat na surveys noong Abril, Octa, Lelo, Publicos, ang Tanggiri, BBM with a commanding 57 yung average, mga kababayan, sa apat na nag-survey. 57.38% of the vote. Nearly a 3 to 1 advantage over Robredo's 20.56, sabi pa ng balita. Napakalayo po. Ayon pa sa magazine, ang 57.38 voting preference ni Marcos ay pwedeng magbigay dito ng 34.43 or 42 million boto sa Mayo. Ang laki po. Pag ang reference natin, mga kababayan, ay yung average ng apat na nag-survey itong Abril, ang magiging lamang ni BBM ay 34.42 milyong boto sa Mayo 9. Si Lee naman, mga kababayan, ay hindi pa niya makukuha yung 14.4 plus noong 2016 dahil ang average lang ni Madam Lee, mga kababayan, ay 20.56%. Palayo na ang magiging boto ni Aling Linlen ay 12.33 million lamang. Mga kababayan. Kaya malamang, mga kababayan, aabot ng 22 million o mahigit pa ang magiging kalamangan ni BBM laban sa kanya. Laban kay Lenny Robredo. So napakalaking bagay po, mga kababayan, ang in-average ng Business Asia. Ang mga surveys itong Abril, nung nakaraang Abril, mga kababayan, ay malamang na makakuha or lalamang si BBM ng 20 to 26 million na buto. So napakagandang balita po, mga kababayan. BBM po, huwag kalimutan. So mga kaibigan natin yan na hindi pa or nagdadalawang isip pa kay BBM, pagsabihan natin, mga kababayan, para sa ganun ay magkaisa na po ang bansang Pilipinas. Salamat ng marami, again, George sa vlogs. Stay safe and healthy. At saka huwag kalimutang i-share, i-like, at saka mag-comment.
sa videong ito para malaman natin ang inyong mga opinion, mga kabayan. Salamat ng marami, BBM, para sa Mayo 9.